Nagsimula na ipamahagi sa mga residente ng ilang barangay sa Rizal ang mga goodybags na nagmula sa Iglesia Ni Cristo na bahagi ng Lingap sa Mamamayan. Karamihan sa mga nakinabang sa ayuda ay ang mga naapektuhan ang kabuhayan dahil sa umiiral na community lockdown. Samantala, sa Bulacan, na-turn over na rin sa provincial government ang nasa 4,000 food bags mula rin sa INC na nakatakdarang ipamahagi sa mga susunod na araw. Sir Erlo Bringa sa detalye. Sinimulan nang ipamahagi ng mga opisyal mula sa pamahalaan ng Rizal ang nasa 4,000 goodybags o food packs na nagmula sa Lingap sa Mamamayan ng Iglesia Ni Cristo. Kaninang umaga, unang namahagi ng food packs bahay-bahay ang LGU ng Antipolo kasamang ilang INC members. Sa mga residente ng barangay Kupang sa Peña Francia, dito nakatanggap ang mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na community lockdown na ang ilan sa kanila apektado ang pamumuhay. Nagpapasalamat ang mga nabigyan ng ayuda dahil anya sa walang sawang pagtulong ng Iglesia Ni Cristo sa mga katulad nilang nahihirapan ngayong panahon ng pandemya. Malaking tulong po yung INC po. Malaking tulong po yung binigay nyo. Maraming salamat po. Malaki po yung pagpapasalamat ko po sa Iglesia Ni Cristo kasi sa kabila po ng pandemyang nangyayari po sa mundo po ngayon, hindi po sila nakakalimot tumulong po kahit po sa mga hindi po kapatid sa Iglesia Ni Cristo. Ayon kay Antipolo Rizal Mayor Andrea Inares, kinakaya pa naman anya ng LGU yung ginagawa nilang food security program para sa kanilang nasasakupan. Malaki anyang may tutulong na mga ipinamahaging donasyong food packs ng INC sa kanilang mga nasasakupan lalo na ngayong panahon ng pandemya na madami ang nangangailangan ng ayuda sa kanilang lugar. Bida ngayon ng araw na ito yung tulungan, malasakit sa kapwa. Yung iba nakakabangon na pero sa totoo lang medyo hirap pa din. Ay napakalaking bagay po katulad po ng ginawa po ng Ka Eduardo Manalo sa pamumuno po ng Ka Eduardo Manalo. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po. Sunod naman na nabigyan ng tulong ay ang mga tricycle driver na hindi naman kalayuan sa barangay Kupang. Isa din sila sa lubhang apektado ang kabuhayan dahil sa matumal din ang kanilang kita. Limitado lang kasi sa isa na dating tatlong maaari nilang maging pasahero dahil sa umiiral na restrictions sa mga pampublikong transportasyon. Alternate din anya ang schedule ng kanilang pamamasada. Hirap na hirap po kami kasi po ang biyahe namin. Tatlong araw lang po sa isang linggo. Maraming salamat po sa inyo, kahit ba't lubi manalo, sa mga pagtulong niyo po sa mga tao. Maraming salamat po, Iglesia Ni Cristo. Ayon kay INC District Supervising Minister ng Rizal na si Brother Virgilio de Rosario, napili nila ang nasabing barangay at ng LGU maging ang ilang tricycle drivers dahil nakikita nila ang hirap ng mga ito ngayong panahon ng lockdown dulot ng pandemya. Katatapos po nating mamigay ng lingap sa pamamagitan po ng LGU sa barangay Kupang na kung saan diyan ang pinakamaraming populasyon na ayon po kay Mayor, nariyan ang mga mahihirap nating kababayan. Masayang masaya yung mga kababayan po natin kanina sa isinagawang pamamahagi ng lingap dahil sa kabila ng lumalaganap na epidemya ay naalala sila ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Hindi po tayo tumitigil ng paglilingap sa ating kapwa, kapatid man o hindi kapatid sa iglesia, sapagkat alam natin, bago pa man dumating itong ganitong mga pandemic, mula pa nung una ay isinasagawa na po natin ang lingap sa Mamamayan, ang pagtulong sa ating mga kababayan, sa ating kapwa. Isinabay sa pamamahagi ng goodybags ngayong araw sa kaarawan mismo ng tagapag-ugnay ng Christian Family Organization ng Iglesia Ni Cristo na si Brother Angelo Eranyo V. Manalo. Para po kay kapatid na Angelo Eranyo V. Manalo, ang mga grupo ng TODA ay
bumabati sa inyo ng happy birthday po. Maraming maraming salamat po. Ang ilang mga food packs ay nakatakda namang maipamahagi pa sa iba pang mga lugar at barangay para na rin sa mga kababayan nating mga nangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Ngayong araw din ay kasabay na na-turn over sa lalawigan ng Bulacan ang nasa 4,000 goodie bags mula din sa Lingap sa Mamamayan na Iglesia Ni Cristo. Mismong si Bulacan Vice Governor Willie C. Alvarado ang tumanggap ng mga nasabing ayuda mula kay Bulacan South District Supervising Minister Brother Alan Quiambao. Ayon kay Ayon sa District Supervising Minister ng Bulacan South, si Brother Alan Quiambao, madami din sa kanilang lugar ay kailangan ng mga nasabing ayuda. Ipinagpapasalamat din anya ng LGU ang mga tulong na ito mula sa INC na makakatulong din anya sa kanilang food security program sa kanilang mga nasasakupang naapektuhan ng pandemya. Papasalamat tayo sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sapagkat hindi po nila nalilimutan ang aming lalawigan. Lalo na po sa panahong ito na totoong marami tayong kababayan na nangangailangan ng tulong o ayuda. At ito pong mga goodwill bags na ipinadala po sa atin ng pamamahala, ang makikinabang po nito ay ang mga kababayan natin dito sa Bulacan. Tulad po sa nakaraan, nung tayo po ay magbigay ng lingap, eh talagang masayang-masaya po sila sapagkat napakalaki pong suporta nito sa ginagawa nilang paglingap sa kanilang mga constituent. Ayon sa LGU, malaki ang tulong nito sa kanilang lalawigan at mapapakinabangan din ito ng mga kababayan nating kapos ngayon sa pang-araw-araw. Ang kada goodie bags ay naglalaman ng mga canned goods, bigas at iba pang pagkain. Bahagi ang nasabing pagtulong ng INC sa mga ginawang serya pa rin at gagawin pa rin serya ng lingap sa Mamamayan na Iglesia Ni Cristo sa mga lugar na nasa ilalim ng NCR Plus bubble areas at mga lugar na apektado ng mga community lockdown. Para sa Iga News, Earl Ringas, we live in interesting times.